Ephesians chapter 9 Sunday and the Apostle Paul. Psalms 26 verse 7 or 12, and then 1 Peter chapter 2 verse 9. Psalms or Salmo or Awit, Tagalog, chapter 26 verse 7. Well, sabi po ng Biblia sa wikang Tagalog, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at may saysay ang lahat ng iyong pagilagilalas na gawa. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinitahanan ng iyong kalulatihan. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan ng aking buhay man sa mga mabagsik na tao na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan, natakay ng mga kamay, buhanang kamay ay puno ng mga suhol. Ngunit tungkol sa akin ay lalakad ako sa aking pagtatapat, iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. Ang aking paa ay nakatayo sa aking panatag na dako. Sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang aking dakilang Diyos. First Peter chapter 2 verse 9. First Peter chapter 2 verse 9, sabi po ng Biblia, sabi ng Tagalog, datapat kayo isang lahing hirang o hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang iyong ipahayag ang may mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nawa ang Diyos ang siyang kumusap sa bawat sa atin at ipahayag niya sa bawat isa na ang kanyang misay ay umabot sa ating kaisipan at sa ating puso at biglang o biya o bilang kalakasan sa ating spiritual na kalagayan. Let us all pray. Dakilang Diyos at mapagpala ang mga kami po at salamat sa usap. Umulan man umaraw, magyo, Panginoon ay patuloy ko kami maninibihan sa iyo. Huwag nakikita mo ang maraming mga kapatid na napalito ngayon. Meron po silang sariling kahilingan sa iyo, Diyos. Nawa, paglabas nila sa buwan ito ay tugunan mo pa yung gandang kailangan mga kailangan. Ito man ay mapapinansyal, ito man ay mapapisikal, material na bagay, at higit sa lahat sa spiritual na kalagayan ng bawat isa. Panginoon, patuloy po kami magsasaliksik na yung buhay na salita. Dahil tulad sabi mo, Panginoon, sa yung buhay na salita, Panginoon, sa yung kasulatan, kami po ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay, sa mga pangailangan sa mundong ito, hindi sa mga salitang na namumutali sa mismong bibig mo, dahil na Diyos. Higit sa lahat ang salita mo, Panginoon. Ito'y magsisilbing kalakasan sa spiritual na kalagayan. Panginoon, punuin mo ang nisisidlan. Kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi po kompleto ang bawat buhay ng tao kung wala ka nananahan sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord God Jesus, salamat po Diyos sa aming mga kapatid at kaibigan na parito ngayon. Ngayon pa lang, pinagpala mo na sila, O Diyos. Ganun din po sa aming mga kapatid, kaibigan, pamilya, sa mga tatahanan na nakisalamuha rin sa amin sa pamamagitan ng online Zoom, via Zoom, Panginoon. Lord God, bless them according to you. At nawa, Panginoon, God, buksan mo ang duwangan ng kaligtasan. Panginoon, buksan nga nung tatagkabin ka namin bilang personal na pagkapagda sa aming buhay. Lord God, alam po namin, O Diyos, na hindi po magtatagal ang lahat na nabubuhay dito sa mundo. At darating ka na, Panginoon, upang kunin mga iyong hiniran. Ngayon pa lang, O Diyos, katugunan mo na ang lahat ng aming kanilang spiritual. At habang bukas pa ang salita ng Diyos, aming sasaliksikin, Panginoon, ang daan patungo sa kaligtasan. Tunay dakilang Diyos na wala pang hihigit sa iyo. Wala nang hihigit sa iyo, dakilang Diyos, dahil ikaw ang Diyos na magpakalapang. Jesus, salamat po sa mga salita mo namin nabasa at tinggan. Basbasan mo ito at magsilbing kalakasan sa ang spiritual na kalagayan. Lord Jesus, salamat po ng marami.
ang lahat ng kapulang pasalamat ay aming binabalik sa dahil ng pangalan. In Jesus' name we pray. And all God's people say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. So palakpakan natin ng pelon. Bago sa mga po. Kamayan mo ang katabi at siguro by dito na lang para hindi kayo masyadong ma-pron. Sa aking mga kapatid-kaibigan sa Palamatahan ng Bayan Zoom, God bless. And you may be your visitor. Praise God. So nabasa po natin sa ating Biblia patungkol po sa nasasaad po Salmo na kung saan ay nabanggit po doon. Amen. Pababalikan po natin Psalms chapter 27 or 36, sorry. Psalms 26 verse 7. Okay. Sayo natin muli na tabi. Para po ito isang topic natin, pagkita natin. Sabi po ng Biblia, upang aking iparinig ang aking mga kamay sa upang aking iparinig sa pilig ng magpasalamat at may saysayang lahat ng iyong kagilag-nalas. Sa simula pa ng ating gawain, amen, wala tayong ibang gagawin dahil ang araw na ito ay araw ng ating pagsasamba. Ito ay araw na walang iba tayong itutuon sa ating kaisipan kundi ang pagpasalamat sa Diyos. Amen. Kung meron man kayong pinagdadaanan sa ngayon, hindi ko po alam. Kung ano man ang mga bagay na yung tinatangkilig, hindi ko po alam. Subayon ang alam ko lang, kayo ay naparito upang sambahin, purihin at pasalamatan natin. Nawa, yun po ang laman ng puso natin ngayon. Ha? Lasing pa lang rin namin hindi banal na ipairirin na Jehova. I-concentrate tayo. Hindi pa lang tayo tayo. Amen. Tapay. Amo niya po Diyos na nyaman ikasasanan mo tata. No one can hide in the sight of God. Amen. Lahat ng ating tinatanggit, lahat ng ating ginagawa ay alam ng Diyos yan. Wala po tayo kailanman may tatago at may liliw sa Kanya. May tatago man sa iyong asawa, may tatago man sa iyong may liliw man sa iyong mga anak. Pero sa harapan ng Diyos, wala pa tayong may liliw. At kung meron ka mga pinagdadaanan ngayon, ito yung mga tamang lugar, tamang oras, tamang panahon para ilagak mong buhay mo. Sabi po ng ating main topic mga pisapin ko ngayon ay nagsasabing the power of worship. Yung kapangyarihan ng pagsasamba. Praise the Lord. Amen. Ang kahalagaan po ng pagsasamba mga kapatid ko ay isang bagay na hindi kayang tumpasan ng kayamanan dito sa mundo. Kung pag-uusapan mga kapatid ko ay ang pagpupulot pagsamba natin sa Diyos. Hindi nyo ba alam ang mga tao na nagpupulot sumasamba sa Diyos ay yung mga tao may pangailangan. Yung sabi ng karamihan, I don't need God. Karamihan ay kasabi, kailangan, hindi ko na kailangan ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Meron man tayong kalayaan, wala man tayong kalayaan, meron man tayong pinagdadaanan, meron ka man at lahat at nasayin na lahat, mga kapatid ko, kung ikaw ay naparito dahil sa isang misyon, sa isang katahilanan, mga kapatid ko, ay ang magpuri at sumampa sa Panginoon. Alam na ang Diyos, mga kapatid ko, sa talang buhay ng bawat isa, kapag kaya patuloy na nanahan sa bawat buhay ng tao, ikaw ay kanyang pagpapalain. Praise God. Dahil nandun po ang sekreto, mga pati ko, ng pagpapala. Kapag patuloy po ang isang manampalataya, mga pati ko, ay isang nagbilibod sa Diyos, ay po pang bibig sa kanyang mga labi, sa kanyang puso, bukas sa kanyang puso, mga pati ko, ay ang pagpupuri ang laman ng kanyang puso. Ang biyaya ay patuloy na tatalo sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na rin. Where are the true worshipers? Who are the true worshipers of a true one true God? Amen. Inaharap ng Diyos sa panahon ngayon ang mga taong tunay na sumasamba sa Diyos.
Sa panahon natin ngayon, marating ko, mangilan-milan na lang. Magsagmamanulamin, mamasarahan tayo, baby po puno, magday tayo, iti ako. Sato talaga malagip, iti ako, no, sapo na. Sato talaga malagip, iti ako, no, awan dan, ni Absal. Sato talaga masapo, iti ako, no. Mutmut, ibusar, iti pantanong na. Masapo talaga, iti ako, no, at akasapulan na. Amen. Pero ang tanong, kapag ito ay punong-puno ng pagpapala, kapag ito ay punong-puno ng isang bagay na hindi na kailangan. Amen. I mean, ang ibig ko sabihin mapatid ko, nasa ilan lahat. Nasa ilan lahat sa mundo nito. Kailangan mo ba ang Diyos? Kailangan mo ba ang Diyos sa buhay? Kapag nasa ilan lahat. Amen. Kung muna kayo kayo kapsat, tamo na tayo pinagpapala ng Diyos. Tamo na nasa iyo na ang lahat. Doon ka rin na dapat magpasalamat at nagpuri at sumamba sa Diyos. Ang lahat ng mga biyayan ito ay nasa likod mo. Lahat ng mga biyayan pagpapahala ay nasa likod mo, mapatikod mo. Dito pagpapasalamat mo sa Diyos. Bilang pagpapasabihan, pinagsubahan mo ito. Sanayin tayo. Let begin as a habit. Amoy yung absat. I need to share my own testimony. Way back 1990, before na ako yung kilala sa Diyos. One time, siguro nabanggit ko sa aking mga anak o sa aking bahay. This is my second life. Ito yung pangalawang buhay ko na. Dahil nung way back 1995, nung ando kay San Fernando Loño, sa tingin ko, nahanap ko ng Panginoon sa panahon na yun. Mr. Lady. But one time, binigyan ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahil sa panahon, sa oras na yun ay amo yung term na bangungot. So, to make a long story short, nabangungot po ako doon. At naiwan ako sa border, sa isang apartment. Marami kasi kami doon nagtatrabaho, pero naiwan ako dahil ayaw kong umuwi. Dahil tinatamad ako umuwi. At natulog ako na nag-isay na busog. So, pinang natin na busog. Yeah. Pero, kitang-kita ko mabalit ang pakingyari. At hindi ko na-expect na yung nangyari sa akin. Napangungot ako mga batid ko, nilabahan ko, di ba, meron yung pangontra na para sa mga napangungotan, Brother Rockline? Ha? Yeah. O, hindi pala, ulit ito, mamisang ito mapangungotan. Nakakarunog, may isa ka, nagrigat. Amen. Nangyari nga sa hindi ko inaasahan mga batid ko, napangungot ako. At naranit ko aming kabalang panulang maringi panunod ko. Para magising na ako. Pero hindi nangyari. So, nanalo yung away na nagpuno kami lahat. Nagpuno ako sa aking panaginip. Pero totoo nangyari. At doon niya, sinasak ako dito. Amen. Bumulusok yung dugo hanggang sa nawala-wala na ako ng hinira. At nawala na ako talaga ng hininga. At nakita ko na sa hili ko at yung aking kaluluwa. Mga, ipakita mo yung katawan mo. Totoo, it's true story. Dahil hanggang impressed na press pa rin. Kaya hanggat maaari, dahil ito yung pangunang buhay ko na, I will never turn back. I will never turn back. May hukong kay group, hindi na ako babalik. Kung naman ang pinagdanan ko ngayon. Binapang-binapa pa ako, lahat ang gusto mong gawin, magagawa mo lahat. Magpakasasama sa lahat ng gusto mo. Pero yung pangyayaring yun, akala ko nahanap ko ng Diyos. Akala ko na nabiro ko kung ipudpudo ng Diyos. Yung hampi kaya. So, to make a long story short, mga yung paluluwa ko, pumunta sa langit. Tutuman ay langit. Tukara ng Diyos. Sabi sa Biblia, nababasa ko sa Biblia, na kailanman walang tamang akita sa mukha ng Diyos. Dalang sino mamakita sa mukha ng Diyos, mamamatay. Nasa Bible yan, Book of Revelation.
Sumunod marap ako sa Diyos. Ang nakita ko sa mukha niya, Sister Berna, lumalagablab na ako eh. Sa isang trono, sabi nila tatlo, ang trono ng Diyos. Ang isa lang. There's only one throne na kilang God. It's not that than God. So marap ako. Sabi ng tayo sa akin, umalik ka. Hindi pa tapos ang mission mo sa mundo. Akala ko, nahanap ko na yung katotohanan. Dahil masaya na ako eh. Naghagawa ko na lahat ang gusto ko. I am before that, before then, namatay kay Gayan, Sister Levy. Kaya na nabiro ko ng pagayan. So, sabi ang Panginoon sa akin, bumalik ka. Hindi pa tapos ang mission mo. Then, yung kaluluwa ko, biglang bumalik sa katawan. Lupa ko. Ang pagigising ko, bad at lahat, nagsakit ni Champo. Team bunker mo talaga. So, mahirap din pala kapag kumain ka ng puso. Marami ang kita. Amen. At apulo. Di ba, isa na kailala kay Rico Yanben. Rico Yanben na pangungot. Marami mga ganyang case na nabangungot siya at siya namatay. Ang tanong, panahon na ba niya yan? Panahon na ba niya na siya'y mawala sa mundo? At inaasahan ba niya na mangyayari sa kanya yun? Dahil sa panahon na yun, si Sir Levy, marami mong pangarap at the age of 17 years old. Lumaki-pila yan. Kilata na ba ako noon? Mga 20 plus. Marami akong pangarap doon sa mga panahon na yun. Napakaraming pangarap sa akin noon. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay, magandang kotse, mag-a-abroad, lalo lang mag-a-abroad ako nga. Woo! Ito pa ako kung yung nangyari nun, na walang lahat. At doon pa lang, binalik ako ng Diyos sa aking ulirat, umalik ang kaluluwa ko sa aking katawang lupa. Doon pa lang, nagpasalaman ng Lord Jesus, salamat. Nakilala kita ng lumusan. Ngayon pala magliligod na ako. Hanapin mo lang, sabihin mo lang sa akin kung saan ka pa yung magliligod ako sa inyong kapatid. 1996 hanggang sa 1992 o tama. 1990, after 2 years, nahanap ko yung gusto ko mangyari sa buhay. Nahanap ko yung fellowship na ganito. Lord, sabihin mo lang sa akin, kung totoo kang Diyos, kung buhay ka, sabihin mo hanapin, pakita mo sa akin, ipadama mo sa akin kung sino ang totoo at tunay na paglilingkuran ko. Doon, inaano ko. Because the Bible says, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by Him. Not the Lord Jesus Christ. Siya yung tunay na dahan, mga kapatid. Siya yung tunay na dahan. Siya yung tunay na patutunguhan natin, mga kapatid. Upang sa ganun, pasumpungan natin ang katotohanan. Praise God. At doon, dinala ko ng Diyos para hanapin ang katotohanan. To make the long story, sir, I found a true worship. At marami mga sekta, marami mga fellowship na hanggang doon lang, hindi na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Dahil sabi nila, pwede ka nang magsilba sa loob ng bahay. Pwede kang manalangin sa loob ng bahay. Pero iba pa rin ang fellowship. Katulad ng ganito, yung gathering natin. Nasabi ng Biblia, pagpapalain ng Diyos ang sinumang sumasamba, pagpapalain ng Diyos ang sinumang nagagata sa loob ng pananampahan. Amen. At doon pa lang, pinakilala sa akin ng Diyos. This is the way. This is the truth. Para hanapin mo ang katotohanan. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Dinaan niya ako. Ipinakita niya sa akin na meron palang kukurong Diyos sa buhay siya. Na hanggang ngayon, pinangahawakan ko pa rin ang testimonyo niya. Iyakap ko na yan, Sister Levy. Dahil doon ko nasumpuhan. Dahil sabi ng Biblia,
paano ang malulugod ang Diyos kung ang kanyang mga anak ay hindi totoong sumasamba sa kanya. Ang totoong sumasamba sa Diyos ay merong personal na relasyon sa kanya. Way back, kapatid ko sa nakaraang pangaral ko, paano ka naging kilala ng Diyos kung hindi kanya kilala personally? Amen? Kailangan nandun, meron kang personal na relasyon sa kanya. Doon ka lang niya ma-redistribuise. Doon ka lang niya kakilalanin na ikaw at kayang tunay. Meron pang personal na relasyon sa kanya. Yun ang inahanap ng Diyos. Yung totoong mananamba sa kanya. Nowadays, many of us are worshipper. Sa panahon natin yan, maraming mga worshipper. They are worshipping the money or riches of this world. But the Bible says the love of money is the root of all. Yan po kailang sinasamba, kailang kayamanan, masigit na priority nila kayamanan kesa sa Diyos. So ba't ang Biblia na sasabi, kailangan unahin mo ang pangangan kalagayan ng Diyos. Unahin natin ang kalorotingan ng Diyos natin bago ang lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Unahin muna natin ang kalooban ng Diyos bago ang lahat. Amen. Dahil ang kayamanan dito sa mundo ang pansisira sa relasyon mo sa Diyos. Mapalad tayo. Pinapapahalang ka na niya sa physical, sa material, sa financial. Pagpapalain ka rin ng Diyos sa spirito ng kalagayan. At ikaw yun. At patuloy natin at patuloy nawa hanggang sa kanyang muling pagbabalik ang ganitong sistema ng buhay natin. Yung pantay at kung masigitan pa natin mapatid ko yung pagsasamba natin sa Diyos. Kung paano natin iniingatan ang ating sarili para tayo hindi magkasakit. Yung masyado pang po sa sarili mo. At the same time, nawa ka rin po sa ating Panginoon. Nag-aware din tayo. Kung tayo ba ay nararamdaman pa ba natin ang presensya niya o hindi. Sino sa inyo na nakaramdam na malamig na yung nararamdaman niya sa kanyang mga sabi? Ano yung sabihin? Lalo na sa akin, tayo ay siguro na kayo. Amin to yung may pindimig na pinag-ibuya. Sino hindi niya naminis sa kanyang pamilya sa Pilipinas? Kaya tayo naminis natin siya, di ba? Lalo na ako. Kaya mamamas boy. Sabi ko kay Joyce, may ultra bike crew. Uwi ako ng December. I miss my mom. I miss my dad. Sino hindi makakamiss sa mga magulang natin, di ba? Lalo pag buhay pa yung lola ko, nako. Sabi ko, masigit na pinapakinggan ko yung lolo at lola ko kaysa kay mama at papa ko. Kasi mas malapit ang pamilya. Mas malapit ang puso ko sa grandparent. Lumaki ako sa grandparent. Kaya naging matino ako ngayon. Praise God. Ganon din ang Panginoon. Alam niyo ba yun? Namimiss niya tayo. Dahil mas prioritize natin yung mga bagay na hindi dapat. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni ng Panginoon sa atin, Jasmine, I miss you so much. Where's your prayer? Asa na yung panalangin mo na kausap na po? Di ba mga runter? Nag-iis din tayo ng Panginoon, nakala niyo pa yun. Akala natin sapat na yung mag-pray ka, magbasa ng Biblia, amen. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na natanggap natin sa Kanya. But that is enough. Pero hindi nyo pa alam, hindi sapat yun, Sister Levy.
He needs your presence. He needs your voice through prayers. Amen. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. At sa lahat, mabalik ko yung gatong fellowship meron tayo. Na doon lamang nagkakaroon ng intimacy, na doon lang kakaroon ng kalakasan ng bawat isa. Sa bawat testimonyo, sa bawat panalangin, sa bawat pagpupuri at pagsamba, napapalakas ang bawat isa at sigla yung wall, mapatid ko, ay nabubuksan at makakating sa kalakay ng Diyos. Kapag sa puso mo at totoong nagpupuri at sumasamba sa dahil sa panahon natin ngayon, mas binibigyan nila ng pagpapahalaga ang kayamanan ng sa mundo. They worshiping idols. Hindi ko na po ilalago rin ito. They worshiping idols. Marami pa rin sa atin ang nauhumaling sa mga umiidolo sa kanyang kapwa-tao. Pero masigit na dapat natin bigyan ng pansin ang presensya ng Diyos. Matemante, amen. They are worshiping by nature. Amen. Marami pa rin ang sumasamba sa mga gawa ng tao, sa mga nakikita dito sa mundo. They are worshiping nature. They are worshiping false God. Amen. Marami pa rin ang sumasamba sa lubulaan ng pagsasamba. Hindi natin may kakailan. Marami pa rin ang maliligaw ng landas. Nasabi ng Biblia, amen, marami ang umaangkin, marami ang naniniwala. Sabi nila, Lord Jesus, naglingkuran ka ng tapat, naglingkuran ko ng totoo sa'yo. Tumulong ako sa mga nangangailangan. Yan ang pinagmamayabang sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon sa Levi, depart from me, I know. Lumayo ka, hindi kita kilala. Samantalang mabuti kanyang ginawa. Amen. Yun pa rin, dapat natin isipin lagi na. Tumulong na tayo, naging mabuti tayo sa kapwa. Pero, hindi sapat yun na maligod. Dahil sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa kanya. Yun ang higit. Yun ang mas nakakahigit. Para kilalanin ka na ikaw ay kanyang tunay na anak. Lahat tayo, mabati ko, we are deserved. Deserving tayo na maglingkod sa Diyos. At nararapat lamang po yun. Dahil ang Panginoon, matagal na siyang kumakatok sa puso natin. Sister Jasmine, matagal lang kumakatok sa puso natin ang Panginoon para lamang bigyan natin siya ng pansin. Nominate ko po para yun ang tayo siya. Kailangan paunahin natin siya, mabati ko. Bigyan natin ng sapat na oras, panahon, para kilalanin natin na meron pa ng Diyos na buhay. And who is He? Sino ang Diyos sa buhay natin? Marami na kilala natin. Marami ang tumitingala. Marami na kilala sa Diyos. Pero napakalaking tanong. Kilala ba tayo ng Diyos personally? Yun ang malaking tanong. Kaya sabi ng Biblia, search the scripture. Habang meron pa tayong oras at panahon bago babalik ang Diyos, salisikin na natin ang tunay at katotohanan na siyang magpapalaya natin. You shall know the truth and the truth shall set us free. Kapag nakita mo ang katotohanan at siya ang magpapalaya sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon ng Lord. But a true worship of a church of a living God, amen, if you are worshiping the one and only true living God, and that is our God, Jesus Christ. John chapter 4, verse 24, amen, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. What shall we do to be a true worshiper? When troubles, persecution, problems, obstacles, trials, tribulation that surrounds you, and nevertheless, in spite of all situation,
praise him, praise him anyway. Yung mga gatong bagay na dumating sa buhay mo, sampay mo, purihin mo lang, sampay mo. Yung panahon na nangihina ka, yung panahon na meron kang kalungkutan, yung panahon na meron kang pinagdadaanan, yung panahon na kala mo wala nang makakalutas sa problema mo, yung panahon na kung saan give up ka na, yung mga ganong kalagayan na sana naranasan natin. Okay. This is real talk ng tayo. Yung mga panahon na naranasan natin. Sino sa natin nakaranas na even our loved ones, sila yung nagiging problema mo. O sino ba yung makakatulong sa'yo, sa pa yung magbibigay sa'yo ng problema? Di ba? Mga ganun doon. Pag yun ang dumating sa buhay mo, sabi na dito, in spite of all the situation, praise God. Praise Him. Anyway. Usap mo lang bibig mo. Yung panahon na kala mo wala nang sagot sa problema mo. Yung panahon na kung saan wala nang makakapulong sa'yo, even the money, lalo na kapag yung nasa kalagayan ka na ng malapit ng malagutang na hininga mo. Yung pag-ano mo ito. Yung sa ganun na, lalo pag sasakit ang pag-uusapan. Ito nga, yung reviews lang nakaraan sa Saudi. Meron pinos si kaibigan natin, Saudi, not apply. Siguro na nasa biyay. Ano po yan? Humihingi sila ng tulong sa Pilipinas, sa gobyerno natin, sa Pilipinas. Dahil sa COVID niya eh. Habang siya nagbibideo, nahabol na lang yung hininga niya. Dahil hindi siya makahinga. Sabi niya, sino man ang nakakarinig at nakakapanood sa akin, pwede bang ipabot niyo sa akin mga masang buhay? Na mahal ko sila. Siguro hindi napatagal ang buhay ko dito. Magaling pero wala akong narinig sa kanya na nagpasalamat siya sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Hindi ko nakita sa kanya na visualize. Sa panahon na kung saan walang-wala na makatulong sa'yo. Anyhow, anyway, marunong ka pa yung magpasalamat sa Diyos. Sa panahon na kung saan, sa haba ng panahon na ginukul mo sa mundo, walang bukang bibig sa bibig mo na nagpasalamat. Sana yun na lang ang pagkakataon mo para sigaw sa mundo. Kung hindi ka magpilalain ng mahal mo sa buhay, may isa ka na lang sa mundo, wala nang maalala, wala nang wala nang gumagabay sa iyo, wala nang umaalala sa iyo. But there's only one hope. May isang pag-asa. Itakwil ka ba ng mahal mo sa buhay? Itakwil ka ba ng mga anak mo? Takot ka man ang asawa mo. Naway hindi mangyari yun. Pero kung dumating yun, nang walang-wala ka ng makakapitan, nawa po ang bibig mo sa labi mo. So, Lord God, thank you Jesus. Salamat tayo naman sa kabila ng lahat. Pinuhay mo pa rin ako. Salamat sa Diyos hanggang ngayon. Lahat, po ang bibig mo yan. Handa sa time that the Lord ikilos sa buhay. Hindi ko nakita yun sa kanya. Mr. Levy. Nawa, sa buhay ng tao, sanayin natin na magpasalamat sa Diyos. Hindi lamang sa panahon na tayo pinagpapahalan niya. Hindi sa lahat ng panahon na kung saan piniyayaan kanya. Kundi sa panahon na tayo may pinagdadaanan sa buhay, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. And that is a true worship. Dahil kinikilala natin kung sinong Diyos. We worship Him from who He is. Because God is eternal. God is everlasting. God is powerful. Anybody else. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa lahat ng mga problema pinagdadaanan mo, walang sino man ang mga kasugtas ng problema mo kundi ang Panginoon.
palakpakan natin ang Diyos na ito. Last but not least, before we end the service, amen. Let's shall it allow us time. I'd like to know your mother. Hallelujah. In Hebrews chapter 13, verse 15, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise unto God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Ugalayin natin, gawin natin habit, mga kapatid ko, Christian, na ilagak natin ang buhay natin sa Diyos. Christian. Sa panahon, mga kapatid ko, kung saan ay wala nang makakalabas sa buhay mo, meron lang isa. And there's only one who, which the Bible says, looking unto Jesus. Amen. The glorious appeal of great God and Savior, no other than our Lord Jesus Christ. He is our hope. Amen. Sa ating pag-asa, sa lang ang natatanging pag-asa natin, saan walang-wala na tayo. Walang sino man ang gumagabay sa'yo. Walang sino man ang paalala sa'yo. Walang sino man ang tuturing sa'yo. There is only one hope. And that is our Lord Jesus Christ. Praise God. Hallelujah, Jesus. Let us bow our head and let us all meditate.